Matagal nang may gusto si Hart sa boss niyang si Jameson Castro. Hindi naman nagkakalayo ang edad nila dahil mas matanda lamang si Jameson sa kanya ng 2 taon. Bukod pa doon, baby face din ito at hindi halatang mas matanda sa kanya. Strikto pero palakaibigan si Jameson. Iyon na din siguro ang rason kung bakit tumatagal ang mga trabahante niya sa kanyang palad. Dahil pantay-pantay ang tingin niya sa mga ito. Mabait din ito at nakikisali sa mga gimmick ng kanyang mga empleyado tuwing weekend. Halos lahat din ng mga babaeng trabahante ng binata ay may gusto sa kanya. Pero syempre, hindi naman magpapatalo si Hart na halos itana na sa kanyang imagination si Jameson. Sabado noon at dahil tapos na sila sa kanilang trabaho ay nagpasyahan nilang lumabas ulit kasama syempre ang kanilang boss na si Jameson. Pinaunlakan naman ito ng binata at sumama na rin sa grupo. Noong unay, okay pa naman ang lahat. Pero saglit na tigil ang kasiyahan nang tumayo na mismo si Hart dahil sa kalasingan. At doon na ipinagtapat ang nararamdaman niya para sa boss. Ang lahat ay nabigla. Hindi na bago sa kanila ang confession ni Hart pero nagulat lamang sila dahil mismong si Jameson na ang sinabihan nito. Wala man lang bang happy reaction dyan, sir? Nandito na ako sa harapan mo, oh. Confession my feelings for you. Anong masasabi mo? Utal-utal pa na wika ni Hart. Hart Besh, chill na. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Guys, Sir James, mauuna na po kami, ha. At parang hindi pa nakakainom ng gamot itong kaibigan ko, eh. Wika naman ni Fe na nooy inaalalaya na ang kaibigan. Ha? Huh? Anong pinagsasabi mo dyan, Fe? Tsaka diba, ikaw na rin mismo ang nagsabi na magpakatotoo ako sa nararamdaman ko? Eh, ito na. Sinabi ko na mismo kay Sir Jameson na gusto ko siya. Yes, I know. I know best, pero lasing ka na. Ay, hindi. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakukuha ang sagot nitong lalaking to. Okay, sir. Ano na? Gusto mo pa bang ligawan kita? Ang gulat na gulat pa ring boss ay hindi na nga napigilan ang sarili at tumayo na. Hart, mas better kung susundin mo na lang ang sinabi ni Fe. Sa Monday na lang tayo mag-usap kapag okay ka na. Okay. Pero gusto kong ikaw ang maghatid sa akin ngayon. May dala ka namang kotse, diba? Yes, may dala ko. Okay, edi ikaw na ang maghatid sa akin pa uwi. Magpaka-gentleman ka naman sa babaeng may gusto sa iyo, sir. Oh my gosh, Besh, ano ba? Sir, pasensya na po talaga kayo dito sa amiga ko. Ganito po talaga siya kapag nasubrahan sa alak eh. Sabat naman ni Fe. Oh no, it's okay, Fe. Ipagpatuloy niyo na lang ang kasiyahan niyo dito. At ako na ang maghahatid kay Hart sa kanila. Sigurado po kayo, sir? Oo na. Actually, pauwi na din kasi ako eh. Dahil may lakad pa ako bukas. At ayaw kong mapasobra sa alak. Okay, enjoy na lang kayo dito. See? That's why I like you eh. The best boss in town. Utal-utal na sambit ni Hart. Inalalayan naman agad ni Jameson ang dalaga palabas at papasok sa kanyang kotse. Sinuotan niya rin ito ng seatbelt bago sila gumayak. Habang nasa kaligitnaan ng biyahe, ay natigil naman si Jameson nang mapagtanto niyang kanina pa siya tinitingnan ni Hart. Dooy, hindi niya na rin napigilan ang sarili kaya nagtanong na siya. Why are you staring at me like that? Oh, wala. Ang gwapo-gwapo mo lang kasi eh. Hindi lang ako makapaniwala na ihahatid mo talaga ako sa amin. How nice of you naman. Yeah,
As if I have a choice? Napaka-awkward na din kung mananatili ako dun dahil lang sa ginawa mong confession. Ang swerte mo lang din sa part na nag-confess ako sa iyo, no? Kung di mo lang alam, ang daming nangliligaw at nagkakagusto sa akin. Pero lahat yun dead ma, dahil ikaw ang gusto ko. Alright, okay na. Chill ka na. Baka marami ka pang masabi dyan eh. For sure naman, bukas, makakalimutan mo rin itong pinagagawa mo. Ha? Matalas ang memorya ko, sir. Kaya huwag mo akong mamalitin, no? Isa pa, paano ko naman makakalimutan ang moment na to eh? Dream come true na to para sa akin, no? Pagkasabi nooy, hindi na lamang umimik si Jameson. Ayaw niya kasing mas maging awkward pa ang sitwasyon kapag sinakyan niya pa ang dalaga. Nang makarating na sila sa bahay ni Hart, ay inalalayan niya naman agad ito papasok at hinayaan na lamang na makapagpahinga at saka tuluyang umalis. Nagising si Hart kinabukasan dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Nasusuka din siya kaya dali-dali na siyang tumayo at nagtungo sa banyo saka doon nagsusuka. Parang sasabog na ang ulo niya. Hindi niya din matandaan kung ilang bote ng alak ang naubos niya kagabi. Mabuti na lamang at day off niya ngayon. Kung hindi, baka naglumpasay na naman siya ulit sa kanyang trabaho. Lunes. At dahil back to work na naman, ay alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na ang dalaga upang maghanda. Alas 8 kasi ang pasok niya. At dahil traffic, sabayan pa ng matumal na sasakyan kaya kailangan niyang maging maaga. Para sa kanya, mas mabuti na yung maaga kesa malate. Nang matapos naman siya, agad na siyang gumayak papunta sa opisina. Pagdating ay nagawa niya pang ngitian at batiin ang lahat ng katrabaho niya. Pero ang labis na ipinagtaka ni Hart kung bakit lahat ng mga ito ay nakatingin lang sa kanya, doon na nangunot ang kanyang noo at nagsalita. Wait, anong nangyari sa inyong lahat? Bakit kayo nakatingin sa akin? Doon na lumapit ang kaibigan niyang si Fe at hinila siya paupo sa kanyang pwesto. Besh, wala ka bang naalala noong Sabado ng gabi? Meron. We went out, right? Oo, yun nga. Ano pang naalala mo? Isinama natin si Sir Jemison. Tumpak. Ano pa? Wala na. Bukod doon, wala na akong malala talaga. Hindi ko nga alam kung ilang bote ba ng alak ang ininom ko eh. At sobrang sakit ng ulo ko kinabukasan. Tsaka, hindi ko rin alam kung paano ako nakauwi sa apartment ko. Are you sure? Wala kang naalala bukod doon? Wala nga. Bakit ba? Sumayaw ba ako? Kumanta nang wala sa tuno? Nagwala? Besh, mas grabe pa doon ang ginawa mo. What? Fe, diretsahan mo na nga lang ako. Ano ba kasing ginawa ko that night? At parang ang awkward ng mga tinginan niyo. Oh gosh, Besh, huwag kang mabibigla ha. Kasi noong gabing yun, sobrang lasing mo na. Okay, tapos? Tapos tumayo ka at nilapitan mo si Sir Jameson. Ayun, doon ka na nag-confess ng feelings mo for him. Pagkarinig nooy, agad namang napalunok sa sariling laway si Hart at nasapo pa ang sariling ulo. What? Ginawa ko yun? Nauutal niyang tanong sa kaibigan. Malamang girl, pinilit pa nga kitang iuwi eh. Pero gusto mong si Sir ang maghatid sa'yo. Bilang mabait nga din ang boss natin, kaya ayun siya mismo ang naghatid sa'yo. OMG, kung hinatid niya ako, baka may ginawa din ako o nasabi sa loob ng kotse niya. Yan ang hindi ko na alam, Beshi. Ikaw naman kasi eh. Oh my gosh. Yeah, speaking of sir, parating na siya kaya tumayo ka na dyan. Kahit nahihiya ay dali-dali namang tumayo si Hart.
Maya-maya lang ay dumating na nga si Jameson at binati na nga nila itong lahat bukod na lamang kay Hart na nuoy nakayuko lang dahil sa kahihiyan. Para bang napansin naman agad ni Jameson ang ginawa ng dalaga kaya doon na ito nagsalita. Hart, tawag niya dito na siyang nagpaangat sa ulo ng dalaga. Oh, sir? Bakit ka nakayuko? Oh, wala po sir. May nakita lang po akong gagamba sa baba kaya tiningnan ko po muna. Palusot niya pa dito. Wala ang sekretarya ko ngayon dahil may importante siyang inuwi sa probensya nila. Pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Po? Mukhang wala kayata sa sarili mo, Miss Hart. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape at pumasok ka na sa opisina ko after. Huling wika nito saka tuluyan ng umalis. Nang hindi na niya maninag ang binatang boss, ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Bes, sige na, gaw na. Ipagtimpla mo na ng kape si sir. Fe, parang hindi ko yata kayang harapin si sir eh. I don't know what to do. Yeah, mas hindi mo kakayanin kung tatanggalin ka ni sir sa trabaho mo. Sige na, ikaw naman kasi eh. Kasalanan mo yan. Anong gagawin ko? What? Just stand straight, chin up, breast out, stomach in, tsaka self-confidence. Isipin mo na lang hindi nangyari ang gabing yun, okay? Naku, kaya ko ba yan? Of course, dapat mo lang kayanin, no? Sige na, at baka hinihintay niya na ang kape niya. At kahit nag-aalinlangan ay wala nang ang iba pang nagawa si Hart, kundi ang ipagtimpla ng kape ang binata. Pagkatapos nooy, taas noon naman agad siyang pumasok ng opisina at dooy naabutan niya pa ang boss na nakaupo lamang sa kanyang upuan at parabang hinihintay talaga siya. What took you so long, Miss Hart? Kanina ko pa hinihintay ang kape ko. Panimula nito. Oh, sorry po, sir. Tinatansya ko pa po kasi ang templa ng kape niyo at baka hindi mo po magustuhan. Well, thanks pa rin. By the way, here. Wika nito sabay abot sa isang maliit na paper bag. Oh, ano po to, sir? Just see it for yourself. At iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Nanlaki naman agad ang dalawa niyang mata nang makitang cellphone niya ang naroon. Ngayon pa din niya naalala na hindi nga pala niya nahawakan ang kanyang cellphone sa buong linggo. Hindi kasi siya pala cellphone kaya hindi niya na napansin na nawawala pala ito. Wait, phone ko po to sir ah. Bakit? I mean, paano to napunta sa iyo? Kahapon ko lang din niya napansin. Nahulog mo yan sa kotse ko noong gabing hinatid kita sa apartment mo. Oh, thank you po, sir. Hindi ko po talaga napansin na nawala pala to sa bag ko. No worries. And by the way, Miss Hart, sa susunod matuto kang lagyan ng password ang phone mo para hindi mabuksan agad ng iba kapag naulit muli na nawala iyan. Teka, binuksan mo po to? Yeah, kagabi lang. Panay kasi ang tawag ni Fez sa'yo at syempre, hindi ko naman masagot dahil nasa akin nga ang phone mo. May mga messages din siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuksan ko. You mean, nabasa mo? Yup, all of it. Lahat? As in, lahat? Yup, pati na rin yung ako na lang ang ginagawa niyong topic. Aside dyan, nakita ko rin ang gallery mo. And to my shock, I saw my pictures there. Lahat stolen. Hindi naman agad nakaimik si Hart dahil sa narinig. Nang mga sandaling iyon, hinihiling na lamang niya talagang maglaho na lamang na parang bula dahil sa kahihiyan. Sobrang dami na rin ng botel ng pawis na bumabagsak sa kanyang katawan dahil sa kaba. Well, hindi na ako mabibigla dahil sinabi mo nga sa akin eh na sobrang gusto mo ako. Nakulang na lang ligawan mo ako. Na ang daming nangliligaw at nagkakagusto sa iyo
pero dinidma mo lahat dahil ako ang gusto mo. Amazing! Panunokso pa ng binata na sinabayan pa ng isang napakatamis na ngiti. Hindi alam ni Heart kung paano niya tatapusin ang awkward na sitwasyong iyon. Sakto namang umandar ang kapilyahan ng kanyang utak, kaya nakahanap siya ng paraan. Dooy, nagkunwari siyang nasusuka at sa walang ano-ano'y agad na nagtungo sa banyo ng opisina ng boss. Kunwari lang iyon pero kailangan niya pa rin galingan ang pag-arte. Pagkatapos ng eksenang iyon ay bumalik naman agad siya sa harapan ni Jameson. What happened? Nagsusuka ka ba? Obvious naman po, diba? Oh gosh, baka hindi mo inayos ang banyo, ha? What? Oh, don't worry po, sir. Hindi naman po ako balahura eh. Tsaka most neat and clean po ako grade 1 to grade 6. Kaya safe na safe po ang banyo mo. Bakit ka ba nagsusuka? Masama ba ang pakiramdam mo? Actually sir, medyo po eh. Nahihilo din po ako tapos parang naglalaway ako ng mangga ngayon. What? Sir, umamin po kayo sa akin ha. Noong gabing hinatid mo ako sa apartment ko, wala? Wala? Wala bang nangyari sa atin? Ano? What are you talking about? Nagtatanong lang po ako, sir. Siyempre no, lasing ako noon at kahit ni isang detalye, wala akong maalala. Baka pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Oh gosh, Miss Heart, ikaw lang ang wala sa sarili mo noon at hindi ako. Dapat pa nga magpasalamat ka eh dahil hinatid kita ng safe sa inyo. Parang iba po kasi ang nararamdaman ko ngayon eh. Ano? Parang hindi na po kasi normal ang cravings ko, ang pagkahilo ko at ang pagsusuka ko. Oh my gosh, sir. Baka buntis po ako. Buntis kanino? Sa baby mo po. Tama? Baka nga po buntis ako, sir. Teka, hinatid kita noong Sabado, Linggo kahapon at Lunes pa ngayon. Nabuntis ka agad ng isang araw lang? Isa pa, we've never slept together. So how can we have it? Ang mabuti pa, Miss Heart, kung masama man talaga iyang pakiramdam mo, mag-absent ka na lang ngayon. Huh? Seryoso po ako, sir. So, hindi ka talaga uuwi? Buntis nga po ako. Possible naman din kasi mabuntis ako agad eh. Depende po yun kung fertile po ako noon. Hindi naman mapigilan ni Jameson ang hindi matawa dahil sa sinabi ng dalaga. Alam niya kasing nahihiya lang ito kaya naghahanap ito ngayon ng palusot para hindi makaramdam ng awkwardness. May nakakatawa po ba? Wala naman. Ang cute mo lang kasi eh. Do you really believe na buntis ka at ako ang ama? Natatawa pa rin niyang sambit. Malay ko ba no? Well, if that is, sige, pananagutan ko ang baby. Kitang-kita pa ni Jameson ang panlalaki ng dalawang mata ng dalaga, kaya doon na niya mas lalong pinigilan ang kanyang pagtawa. Alam niyang naghahanap lang ng palusot na sitwasyon si Heart, kaya ngayon sasakyan niya ito. Po? You heard me. Sabi mo nga diba buntis ka? Sige, pananagutan ko yan. Pero paalala lang ha. Alam mo naman ang pamilya ko na sobrang strict pagdating dito, kaya kailangan nating magpakasal. Ano? Teka muna sir ha. Baka pwedeng magpa-check up muna tayo. Hindi pa naman din kasi ako sure eh at hinala ko lang to. Oh no, no need for that soon to be Mrs. Castro. Dahil may tinatawag nga tayong woman's instinct, diba? Tsaka naniniwala naman din ako na hindi ka magsisunungalin sa akin. Dahil kapag nalaman kong nagsisunungaling ka lang, hindi ka lang dito matatanggal. Kundi hindi ka na rin matatanggap sa ibang kumpanya at kahit ano pang trabaho. Gets? Doon na napalunok ng napakaraming beses si Heart. Pero sir, what if false alarm lang pala to? What if
Wala naman talagang laman. Meron yan. I trust your guts. Simula din ngayon, huwag mo na akong tatawaging sir dahil magiging asawa mo na ako. Doon ka na rin titira sa bahay kapag nagpakasal na tayo. And we will plan it as soon as possible. Huh? Pero sir... Pwede ka nang umalis soon to be Mrs. Castro. I have lots of things to do pa. Mariin namang napapikit si Hart saka dahan-dahan na ngang nagtungo palabas. Ang naiwang binata naman ay hindi na nga napigilan ang hindi mapahalakhak. Bukod kasi sa nakukyutan siya kay Hart, alam niya ding wala nang takas pa ang dalaga. Si Hart ang nagsimula ng gawa-gawang sitwasyon, kaya kailangan niya itong panindigan. Paglabas ni Hart galing sa opisina ni Jameson ay para naman siyang lantang gulay na naupo sa kanyang pwesto. Ang totoo'y sinabi niya lang naman iyon para makatakas sa kahihiyan, pero mukhang napapasubo pa siya nito. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na palusot niya lang iyon dahil nagbanta na si Jameson na hindi na siya makakapasok pa ng trabaho. Napansin naman agad ni Fe ang kanyang ora, kaya lumapit na din ito at nakiusyoso. Oh, ang bigat-bigat ng ora mo ngayon, Besh. Anong nangyari sa loob? Sasagot na sana si Hart, pero hindi na iyon natuloy nang makita nilang palapit na si Jameson sa kanilang gawi. Oh, soon to be Mrs. Castro, why are you still here? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Pinauwi na kita, right? Para makapag-relax ka. Kaya mo bang umuwing mag-isa o ihahatid na kita? Pagkasabi nooy, halatang ang lahat ng naroon ay nagulat, lalong-lalo na si Fe na katabi lamang ni Hart. Oh sige, just wait for me here at sasamahan na kita pa uwi. Muli pa nitong sambit. Sir, huwag na po. Biglang wika naman ni Hart. Why? Sabi mo kanina, diba, masama ang pakiramdam mo. Binigyan na kita ng permiso para makauwi. Just leave your unfinished work there. Okay, sige po. Pero ako na lang po ang uuwi mag-isa. Kaya ko naman po eh. Are you sure? Opo. Okay then, be careful ha. Update mo din ako agad kapag nakauwi ka na. Nakangiti pang wika nito saka bumalik muli sa kanyang opisina. Hoy, Beshi, totoo ba yung narinig ko? Soon to be Mrs. Castro ka? How? Hindi makapaniwalang tanong ni Fe. At doon na nga kinuwento ni Hart ang lahat sa kaibigan. Pinipigilan namang mabuti ni Fe ang kanyang tawa dahil sa mga nalaman. Ha! Patay ka talaga ngayon dahil for sure sinakyan lang ni Sir ang istorya mo. Natatawa niya pa rin sabi. Fe, anong gagawin ko? Ha! Ikaw naman kasi eh. Bakit mo naman naisip yun? Tsaka chill ka nga lang dyan. Dream come true na yan for you oh. Pakakasalan ka na ni Sir. Siyempre gusto ko naman yun Fe dahil ilang taon na din akong may gusto kay Sir. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Ang masaklap, hindi naman talaga ako buntis eh. What if malaman niyang magsisirungaling lang ako? Hindi patay ang future ko. Huwag mo na lang munang iyang isipin ha. Umuwi ka na lang muna kahit hindi naman talaga totoong masama ang pakiramdam mo. Baka mamaya bumalik na naman si Sir at magalit na talaga sa iyo. Tumangaw naman si Hart saka umalis na din pagkatapos. Nang gabing iyon din ay hindi siya makatulog sa kakaisip. Idagdag pa iyong pag-contact mismo ni Jameson sa kanya at binilhan pa siya nito ng mga vitamins at groceries. Gustong gusto na niyang sabihin sa binata ang totoo pero hindi niya alam kung paano sasabihin at kung saan magsisimula. Mabait na tao si Jameson pero kakaiba din ito kung magalit. Kaya imbis na sabihin ang katotohanan ay mas pinili na lamang niyang magpanggap. Hanggang sa masaksihan niya na nga mismo kung gaano kamaalaga si Jameson, kung gaano siya nito iniingatan at kung gaano siya nito pinaparamdam na espesyal.
Naging malapit pa ang dalawa sa isa't isa at tuluyan na ngang ipinakilala ni Jameson si Hart sa kanyang mga magulang. Umuwi din silang dalawa sa probensya at doon sinabi ni Jameson ang plano nilang pagpapakasal at ang pagbubuntis din ni Hart. Doon na mas nakita pa ni Hart na sobrang bait ng binata dahil kahit galing ito sa mayaman at perpektong pamilya, nagagawa pa rin itong makisama sa mga taong simple lang. Nagsisibak din ito ng kahoy at nag-iigib ng tubig. Minsan pa'y tumutulong din ito sa ama ng dalaga sa taniman. Doon na mas lumalim ang pagmamahal ni Hart para dito. Iyong tipong hindi mo na alam na nakangiti ka na pala habang tinitingnan siya. Ehem! Tikhim ng ina na siyang nagpabalik sa ulirat ng dalaga. Nay, nagulat naman po ako sa inyo eh. Halata ngang wala ka sa ulirat mo dahil hindi mo na napansin na nandito lang ako sa gilid mo. Alam mo anak, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nahanap mo na ang lalaking papakasalan mo. At hindi lang yan, magkakaanak na kayo. Wait, teka nga muna, totoo bang buntis ka? Ha? Huh? Bakit mo naman po natanong yan, Nay? Dalawang buwan na kasi magmula nung aminin yung nagdadalang tao ka eh. Pero hindi pa rin halatas ang tiyan mo. Kung sa bagay, ganyan din kaliit ang tiyan ko nung pinagbubuntis kita eh. Nay? Bakit anak? Paano po kung malaman mong hindi pala ako buntis? Magagalit po ba kayo? Pinagsasabi mo. E di syempre oo. May mataas na panahon ka naman kasi para magsabi ng totoo. Pero nagawa mo pa rin magsinungaling? Doon na nakita ng ginang na paiyak na si Hart. Kaya doon na nanlaki ang dalawa niyang mata. Teka, huwag mong sabihin na hindi ka nga buntis. Eh, kasi Nay, anak naman, alam mo, hindi pa ako magagalit sa iyo ngayon. Pero paano si Jameson? Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa kanya. Wala naman po talagang nangyari sa amin eh. Ano? Walang nangyari? So bakit naniwala siyang buntis ka? Eh wala naman palang nangyari sa inyo. Eh, kasi Nay, pinilit ko po kasi siya. Patay na! Anak, sabihin mo ang totoo kay Jameson. Napakabait na bata yan at hindi niya deserve ang kasinungalingan yan. Mahal ko po siya, Nay. Mas lalo pang ang lumalim ngayon eh. Kahit na, hindi sapat na mahal mo siya, kaya papaniwalain mo na lang siya na buntis ka. Kahit hindi naman. Basta, hindi na ako mangingialam dyan ha. Ikaw na ang bahalang magsabi sa kanya ng totoo, okay? Pilit namang ngumiti ang dalaga, saka muling salulyapan ang binatang, nooy abala pa rin nagtatanim ng palay kasama ang kanyang ama. Hindi alam ni Hart kung paano sasabihin kay Jameson ang totoo, lalo pa ngayon na sobrang nasanay na siya sa presensya nito. Pero sa kabila nooy, buo na ang kanyang desisyon. Kailangan niyang sabihin ang totoo habang maaga pa. Kaya naman, kinagabayan ding iyon. Habang nasa kwarto na si Hart, ay binisita muna siya ni Jameson para gawaran ng isang masuyong halik. Doon na nagsimulang umiyak si Hart. Hey, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala nitong tanong. Jameson, napakabuti mong tao. At hindi mo deserve ang ganito. Anong ganito? Sorry, dahil mas pinili kong huwag sabihin sa iyo ang totoo. Natatakot kasi ako sa banta mo eh, na kapag malaman mong nagsisinungaling ako, hindi na ako makakahanap pa ng ibang trabaho, kahit saan. Isa pa, mas lumalim na din ang pagtingin ko sa iyo. Kaya natatakot na akong mawala ka. Pero parang hindi na tama. Hindi na tama ang ano? Ang kumapit sa kasinungalingan. Jameson, walang nangyari sa atin at hindi ako buntis.
I'm sorry. I'm sorry. Ngunit, imbis na magalit, ay tumawa lamang ang binata, saka ginulo ang buhok ni Heart. Hindi ka galit? Nope. Bakit? Di ba dapat magalit ka? Bakit naman ako magagalit? Kung simula't simula, alam ko naman talaga na hindi ka buntis. Ano? As I told you, ikaw lang ang wala sa sarili noong gabing yun at hindi ako. Alam ko na hindi kita ginalaw at alam ko rin na walang nangyari sa atin. Noong time na sinabi mong buntis ka, alam kong naghahanap ka lang ng palusot noon pero sinakyan ko. Naghihintay lang naman talaga akong aminin mo ang totoo eh. So, hindi ka galit? Hindi nga sabi. Eh, paano natin sasabihin sa mama at dad mo ang tungkol dito? Tsaka paano natin ika-cancel ang kasal? Bakit pa natin kailangang magpaliwanag? Eh, magkakalaman din naman yung tiyan mo after our wedding. I'll make sure of it. Isa pa, hindi ko ika-cancel ang kasal dahil papakasalan pa rin kita. Mahal kita at gusto na din kita kahit noon pa man. Kung gusto mo ng clear na sagot, sasabihin ko sa iyo ngayon na 2 taon na kitang gusto. Ano? Yup, nabigla ka ba? Sa tingin mo ba sasama ako sa mga gimmick ng team niyo kung wala akong gusto sa iyo? Hindi mo rin ba napapansin na sumasama lang ako sa gimmick kapag nandyan ka? Kapag absent ka, never akong sumama sa kanila. At noong nagtapat ka nga ng nararamdaman mo sa akin, doon na lumundag sa saya ang puso ko. Magka-confess na din sana ako sa iyo eh, kapag naikasal na tayo. Pero mukhang napaaga pa ngayon. But at least, nasabi ko na. At nasabi mo na rin ang totoo. Para namang naputol ang dila ni Heart dahil sa nalaman. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking gustong gusto niya ay may gusto rin pala sa kanya matagal na. Nagdaan pa ang mga araw ay natapos na nga ang bakasyon nila sa probinsya. Kaya bumalik ulit sila sa Maynila at ipinagpatuloy na rin ni Jameson ang kanyang trabaho. Samantalang si Heart ay inasikaso ang para sa gaganapin nilang kasal. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasalan ng dalawa. Kapwa nagpalitan ng vows at ang lahat ng mga taong malapit sa kanila'y dumalo na rin. Hindi naman makapaniwala si Heart na ang lalaking pinangarap niya lang noon ay ang papakasalan niya ngayon. Alam niyang biglaan ang naganap na seremonya pero wala pa rin mapalagyan sa sayang kanyang nadama lalo na nang sabihin ng pare na sila'y ganap ng mag-asawa. At sa unang gabi nila bilang mag-asawa, doon na ipinaubayan nila sa isa't isa ang kanilang mga sarili. At nagbunga naman agad iyon makalipas lamang ang ilang linggo. At masasabi nga ni Heart na ang pagpapanggap niya ay naging totoo. Nang sabihin niya rin sa asawa ang magandang balita, ay nagtatalon nga ito sa sobrang saya. Mahal na mahal kita, Mrs. Ko. At ngayon, totoo na talagang buntis ka, kaya wala akong ibang gagawin kundi ang alagaan kayo ng baby natin at mas pasayahin ka pa sa paraang alam ko. Mas mahal kita, Mr. Castro, and thanks for making me Mrs. Castro also. Salamat din sa paggawa mo kay baby Castro. Pabiro pang wika ni Heart. Okay, dalian mo na ang 9 months at gagawa ulit tayo ng baby Castro. Mga 1 dosinang baby Castro. Ha? Huh? Grabe ka naman. Siyempre, no? Maganda ang jeans natin kaya dapat lang paramihin. Usal ni Jameson na siyang ikinatawa ni Heart. At makalipas nga ang siyam na buwan ay ipinanganak na nga ni Heart ang kanilang munting anghel na isang mini Jameson. Masaya na rin ang mag-asawa
dahil isa na nga silang ganap na pamilya dahil may tatlo na silang membro at plano pang dagdagan sa mga susunod na pagkakataon. The end. Oh my kulay, ang ganda ng story nila. Ay nako, kunwari pa more. I enjoy this story so much. Super ganda, super fun, super sweet, and super kilig, right? Oh my! Ito lang ang masasabi ko. Basta Kulay TV story, maganda at makulay talaga. Alright! Okay, if you enjoy, please like and comment. Thank you all my subscribers and listeners. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alrighty! This is Ethel McManaman saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Wait, I have one blooper. Huh? Walang nangyari? So bakit naniwala siyang buntis ka eh? Wala naman palang nangyari sa inyo. Oh my gosh. Ay, kaluka talaga itong mabahing ito. Oh my goodness. Okay, Pampa Good Vibes lang. Tawa tayo. Alright, see ya!